Hello guys, good morning. Pag-usapan po natin ngayon regarding sa common issue kapag gumagamit po kayo ng computer, kadalasan napapansin po ninyo minsan naglalag, okay? O kaya minsan nagpa-pop up, may automatic, parang merong nagka-capture yung monitor ninyo. So, para maiwasan natin yung ganitong issue, di natin alam, posible na nahack na yung computer natin or desktop, laptop, or someone is trying to connect to your computer in the background. Paano natin malalaman kung merong nakakonect sa inyong computer? Kadalasan nakakompromise yung personal information, bank information, alright? So, at marami pang iba na mga impormasyon na pwedeng makuha ng mga hacker. Okay, so step by step process natin. Okay, kailangan muna nating type natin sa search icon cmd, alright, and then command prompt, click lang natin yan. Sa command prompt, type po natin dito net stat, alright, space negative sign ano, and then click enter. So dito sa CMD na to, lalabas yung mga option or active running background. Pero kailangan bago po ninyo ito i-run, naka-close lahat ng windows or walang naka-open ng mga windows like any Chrome or Edge, any kind of browsers. Okay? So, dito sa status, makikita natin dito ito yung mga local address, foreign address. Okay? Ito yung mga IP address na naka-establish. Ito yung kailangan nating malaman. So, ito yung mga kumukuha ng data natin. Ayan, o, tignan nyo. Ayan. So, ang susunod natin gagawin, click nyo lang yung browser, okay? And then, type natin iplocation.net, okay? Or .com. So, itong .net, yan, ito yung kiklik natin, tapos kukunin natin yung IP address. So, foreign address, halimbawa meron naka-establish dito, okay, click natin to or kunin natin tong IP location para malaman natin kung ano or kung saan located yung IP address na to naka-monitor. So, makikita natin dito itong based dun sa IP address, naka-located siya sa Singapore. Ayan. ISP, The Rubicon Project Inc. Para malaman natin kung ano yung application na yon, ang pangalawa nating gagawin, okay, palitin ko lang to dito, no? Ayan. So, yung second thing, right click natin dito tsaka punta tayo sa task manager, or pwede rin ninyong i-type dito sa search bar task manager. Okay, then click natin, hanapin po ninyo yung option na details. Okay, so dito click natin dito details, alright, details, ayun. So, dito sa details, ito yung kukunin natin information. So, sa command prompt, ang kinuha natin dito is IP address 69173158 67. Ang status niya, which is located siya sa Singapore, alright, under siya ng company, The Rubicon Project Inc. Ngayon, aalamin natin kung anong application yung nakakonect dito na naka-establish na yan. So, sa option na to, ang gagawin natin, okay, para malaman natin siya, click natin itong PID. Isang click lang, ayan, tap, tsaka sa ulit,
Okay? So, yung PID niya is 10308. Hanapin lang natin. Okay? PID. 10308. Eto. So, kung mapapansin ninyo, yung naka-establish na yan, seems, I think, legit naman siya. Ang application na yan is yung mismong browser, Microsoft Edge. Ayan. So, seems legit naman. Tapos, ito yung mga kasalukuyan na running application. Ayan. Para ma-identify natin. So, next natin is 308. Okay, Microsoft. Ayan. Edge. So, itong iba is 131172. 131172. 131. Where are you? Okay. So, Adobe. Adobe siya. So, seems legit naman. Tingnan natin yung name niya or yung application dito sa IP location niya. Okay. So, dito, located siya sa United States, alright, Virginia. Under siya ng ISP or company ng Amazon. So, sa Amazon itong Adobe Content Synchronizer. So, seems legit naman siya. Okay. So, next is 308. Yung chinik natin kanina, 308 is Edge 2, browser. So, 16168, naka-establish din. Ito yung mga running application. Okay. Click natin yan. Philippine Long Distance Telephone Company. So, located siya sa Pilipinas. Alright. Which is Mandaluyong. Oh, I see. Natural Capital Region. So, click natin tong 168. Ano application to? 16168. 16168. Search host. So, ito siya sa search host. Okay, which is naka suspended siya. Ayan. Naka-suspended naman siya. So, hindi siya running. Okay. Naka end task. Suspended. Okay. So, next is 5868. Tingnan natin to. 5868. Host trust for Windows service. Okay, so seems legit naman siya kasi sa default application na yan. Okay, and next is 10308. So, sa Edge. Tsaka, meron ditong yung mga listening na application na naka-monitor. So, titignan natin kung anong application niya. 3500. Ayan. Sa host process for Windows services. Okay. Sa application niya. 1012. 1012. Windows startup application. Okay. Seems legit naman. 1764. 1764. Okay, service host pa rin. Okay, window processes. 4876. Okay, so spoiler subsystem app. Okay, so sa printing. Tsaka, yung last one here is 720. I'm so sorry. 620 services and controller app. So, nasa default naman siya. So, ibig sabihin, wala naman ako nakikita na yung mga application na, you know, suspicious application. Napaka-importante yan. Kasi, yung mga hacker, kumukuha sila ng information. Kadalasan kapag may mga nakasave na information, bank information, nakukuha nila yan.
Okay, o kaya nakamonitor sa PC ninyo. So, dito sa isa active state niya, listening, PID 1228 service host. Okay. 7820. Okay, so since legit naman siya kasi Windows application siya or default settings 4876. So running. Number 4. Let's say check this one. System, anti-kernel system, okay. And then 10840. Then 840. Dito sa node.exe. Usually this is for the programming application JavaScript. Alright, and then 1.5.1.6.8. Okay, so drivers siya, so legit naman siya. Okay, so far wala naman ako nakikitang mga active application. Tingnan natin to, ano merong nakalagay dito. 5240 5240. Oh, sa Windows naman siya. 5268. Okay, mobile device service. So nasa mobile siya. Okay. So far goods naman siya. So ganun lang ka simple para makita natin na kapag aware din tayo, merong hindi natin alam, may mga naka-monitor or naka-connect sa background computer natin. Okay? And then, minamonitor yung mga activity natin. Para maiwasan, halimbawa kung sakaling meron, ang gagawin lang natin, it's either end task natin to, okay? And then, pumunta kayo sa control panel. Control panel. Okay? Click natin yung control panel. And then, programs. So, under siya ng programs and features, select lang natin yung application and then click natin and then uninstall, okay, para maiwasan natin yung mga unauthorized application na kung saan na-install ng mga hacker. Kadalasan nakukuha natin yan kapag nagda-download ng mga application na hindi natin alam. Okay, meron silang ini-insert na mga hosts. So, hindi natin nalaman. So, maganda na check natin yan time to time for our awareness. Alright, so hanggang dito na lang. Sana meron kayong matutuhan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe o click yung subscribe icon. Okay, para sa sunod nating tutorial, magkaroon din kayo ng idea. Maraming salamat.